Hello guys, hello guys, hello, 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 hello. Si Marlon ito ng AccessFX Trading. Magtuturo lang ng Forex from basic to advanced learning for free. Kung gusto naman itong klaseng content ng video, please do leave a like and subscribe sa channel ito at mag-follow sa Facebook page para naman magiging updated kayo sa mga i-upload naming mga videos. Pakiclick ng notification bell para alam nyo. Maraming salamat at ako yung umaasa na magiging bihasa kayo sa pagte-trade with AccessFX Trading. At punta na tayo sa video. Hello guys, simula na ito ng AccessFX Trading. Magtatalakay ako tungkol sa fundamental analysis. So, yung fundamental analysis na discuss ko na sa previous video na to. So, i-discuss naman natin yung tool na ginagamit natin para sa fundamental analysis at yun ang economic calendar. So, ito yung tool na ginagamit natin para ma-analyze natin yung ekonomiya ng isang bansa at mga ibang information or mga news na nangyayari sa kanila. So, ito yung pinaka-best na tool na pwede natin gamitin para sa pag-analyze natin sa economy nila. So, ito yung economic calendar. May dalawang website akong ginagamit most of the time. Primarily, pag nakagamit ako sa desktop ko or sa laptop ko, ito yung dalawang website. Ito yung xn.com, which is yung broker natin. May resources tayo na pwede natin gamitin, which is available sa website natin, sa XM. At saka itong investing.com, ito yung pinaka-main news source na tinitingnan ko talaga for more information kung ano na yung nangyayari much more sa economy nila or yung mga nangyayari sa fundamentally sa mga businesses or mga economic crisis at ibang news sa mga bawat lugar, okay? So, dako tayo sa mga website. Una, dito tayo sa broker natin sa xm.com. Dito natin makikita yung economic calendar dito sa research and education. Kung mag-scroll lang tayo sa baba, ito, makikita natin to, itong economic calendar. Pero ito yung mga available na mga resources na pwede natin magamit. Pero i-discuss natin tong economic calendar, okay? So, antayin lang natin mag-load. Okay, yan. So, ito na yung website natin. Dito yung economic calendar. Madali lang naman itong intindihin. So, kung nakikita niyo, ito na yung mga information. Ito. Pero, ang una natin gawin muna is i-filter man na natin itong, itong economic calendar. Kasi iba yung time frame na to. Okay, so, ipapalitan na natin into Manila time, which is GMT plus 8. Ito. GMT plus 8 Manila. So, antayin mag-load. Yan. So, ito na yung outcome. Papalitan lang natin yung time. Tapos, yung araw naman. Importante yung araw. So, i-click lang natin dito. Tapos, i-set natin kung hanggang kailan. So, ito na yung buong news sa buong, sa isang buong linggo. So, since Sunday ngayon, May 10. So, wala pang news dyan. So, mag-umpisa tayo dito. Hanggang dito. Yan. I-apply natin. So, ito na yung mga possible news na mangyayari within sa buong linggo na yan. So, makikita nyo naman, ito yung araw. Saka ito yung oras. So, alas 6 ng umaga, 6:45, 13 hours. So, alauna ito ng hapon, alas 2. Yan, sa mga bansang na to, ito yung mga possible na potential na magiging, na may volatility. So, ito, yung, ang importanteng tingnan lang naman natin is yung itong tatlong bull. So, kung nakikita nyo, i-highlight lang natin, moderate volatility expected. So, hindi masyado. Ito yung mababa pag isa lang. Pag tatlo naman, expected na medyo mataas yung expected na volatility. So, hindi, ang parang kasi paggamit itong economic calendar. So, at least may idea tayo na ganitong oras, chances is, sa ganitong oras, may expected na medium volatility. So, hindi gaano. It's either pataas or pababa. Depende na lang yan sa outcome. Pero kung gusto nyo malaman kung anong possible na outcome nila, pwede nyo naman itong basahin. I-click nyo lang. So, yan. Ito yung babasahin yung news. Expected na mga ganito. Reading that a stronger forecast generally supportive bullish for NZD. A weaker than the forecast read generally negative bearish. So, ito yung information na lalabas. Pag i-click nyo yung news. So, yun ito mga forecast. Ito yung previews na nangyari. So, forecast naman, wala pang information kasi hindi pa naman Monday ngayon.
Sunday pa, so wala pang information dito na lalabas. Pero sa iba naman, sa ibang dako naman, sa scroll down lang natin sa baba. So sa Lunes, wala masyadong expected na high volatility, low lang, at saka medium. Sa ibang araw naman, sa Martes, kita nyo, Martes, May 12. So medium lang, wala masyado. Medium ito. Sa oras na to, itong sa Brazil, may high volatility. Sa US naman, medium volatility. Ito. So ang high, ay, ang babantay lang natin is yung tatlong bull. Okay lang man ito. Kasi at least may idea tayo na ganitong oras. Nga, sabi ko nga, magkaka-idea tayo na sa ganitong oras, may possible na mangyari. It's either it will go up or go down. Depende na lang yan. So yan, ganito naman kadali gamitin. Sa patata sa baba. Ito yung mga legend. So ito, itong cone icon na to. Ito yung speech. Pangalawan yung P, yung preliminary release. Tapos yung yellow, revised release. So ito yung information na makikita natin. Sa one bull, low volatility expected. Sa pangalawa naman, moderate volatility expected. Yung tatlo naman is high volatility expected. So ito guys, gagaya nito. So Friday, so may expected na siguro tataas o pababa. Hindi natin alam. So kailangan tayo i-analyze na natin. So as I said, pwede naman ito yung open. Ito yung news, wala pa masyadong information dito. So ito, pwede nyo ito nabasahin. I-analyze nyo na lang kung saan condition dyan. May expected daw na bearish daw. Forecast lang naman to, hindi naman to talaga accurate. At saka hindi always to nagtutugma sa oras kasi yung news, depende lang sa mismong impact nung dun sa market. Okay? Pero ganito tingnan at saka paano i-analyze tong economic calendar, which is talaga para sa akin dito, before ako nagtitrade, tinitingnan ko muna tong economic calendar kung anong mga possible outcomes sa oras na to, sa mga panahon na to. So ito yung isang magandang tool para ma-forecast natin kung ano yung possible na outcome sa isang trend. Okay? So, dako naman tayo sa kabilang website. So, dito tayo sa kabilang website naman, sa investing.com. Ang isa sa mga gusto ko itong website na to is, itong website na to is talagang ito yung news outsource talaga. Okay? Pero may mga ibang website naman, mga news outsource naman dyan. Pero ito yung isa sa mga gusto ko. Kasi mas para sa akin, mas detailed ang mga information dito. Pero again, itong website to is just for economic news o may ibang information sa may iba't ibang bansa. So, itong website ito para sa akin, magandang klaseng website ito. Okay? So, saan ba makikita dito yung economic calendar? Madali lang naman. Punta lang tayo sa news. Tapos, kung makikita nyo, may economic calendar. Okay? So, may ibang may information naman dito. Dito pong mga analysis dito. Sa chart, technical naman ito, mga summary and information. May ibang brokers, tools. Madami. Maganda itong para sa akin, maganda itong website na ito. Okay? Pero, again, sabi ko nga, ang tinitingnan ko dito is yung economic calendar. So, click natin. Halos pareho lang naman ang itsura ng economic calendar sa XM at saka sa investing. Same thing lang naman kung gusto nyo palitan yung oras, dito lang. GMT plus 8 Manila. Yan, halos pare-pareho lang naman. So, dito yung araw, pwede natin palitan. So, pwede naman ito natin palitan dito hanggang dito. Tapos, apply. Yan. Kung makikita nyo, halos pare-pareho lang naman ang itsura niyan. Diba? Pareho lang doon sa economic calendar ng XM. Halos pare-pareho lang naman. So, pwede na naman natin itong i-filter kagaya doon sa XM. Pwede naman natin palitan kung yung mga bansa. So, kung saan natin gustong tingnan kung saan bansa natin yung gusto nating malaman kung ano na nangyari sa kanila, pwede naman natin i-highlight. Pwede naman, pwede i-check, saka uncheck. Ganyan. So, okay lang naman. So, ganun lang. Madali lang naman tingnan. Tapos, X lang natin. Yan, para bumalik tayo. Yes, alam ko na magkapareho lang sa lang ni itsura, pareho lang information. Pero ang isa sa mga gusto ko to sa website na to is yung may technical analysis nila. Ayun, dito. Then natin makikita yung information, mga possible outcome sa mga pairs na to. So, sa Euro-USD,
As of now, ang status niya is neutral. Hindi siya buy, hindi siya sell. So, ito, ito yung mga details. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko itong website na ito. At saka may sarili silang application. May separate video ako kung paano install yung application nila sa Android. Ililink ko na, ilalagay ko na lang yung video link ko sa description para makita niyo kung paano gamitin or paano mag-install ng application ng investing.com. So ito guys, ito yung dalawang website na ginagamit ko parate sa economic calendar para makatulong sa atin kung anong possible outcome sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. Itong economic calendar, napakalaking tulong to para makapag-desisyon tayo para mag-trade sa Forex, okay? At dito na lang muna tayo guys, sana'y nakatulong ito sa inyo. Napakalaking tulong itong economic calendar para makatulong sa atin na magkagawa ng desisyon kung magbabuy ba tayo or magsasell sa market. Okay? At dito naman tayo guys and have a great day. Goodbye.